Sa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo ang banal na nagmula sa Diyos. Sumagot si Jesus, "Hindi ba't akong humirang sa inyong 12? Sa kabila nito'y Diablo ang isa sa inyo." Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat si Judas na isa sa 12 ang siyang magkakanulo sa kanya. Ikapitong Kabanata. Pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniiwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo, kaya't sinabi kay Jesus ng kaniyang mga kapatid, "Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya'y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito. Magpakilala ka na sa sanlibutan." Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi nananalig sa kanya. Sumagot si Jesus, "Hindi pa itong panahon ko. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapopuotan ng sanlibutan. Ngunit ako'y kinapopuotan nila, sapagkat pinapatutuhanan kong masama ang mga gawa nito. Kayo ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta, sapagkat hindi pa itong panahon ko." Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kaniyang mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista, subalit hindi hayagan kundi palihim. Hinahanap siya roon ang mga Hudyo. "Nasaan kaya siya?" tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. "Siya'y mabuting tao," sabi ng ilan. "Hindi," sabi naman ng iba. "Inililigaw niya ang mga tao." Ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtataka ang mga pinuno ng mga Hudyo at naitanong nila, "Saan kaya nakakuha ng karunungan ng tao ito? Gayong hindi naman siya nakapag-aral." Kaya't sinabi ni Jesus, "Hindi akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang ibig ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay sa akin lamang galing. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niyang kaisipan ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang naghahangad na ang nagsugo sa kanya ang maparangalan ay taong tapat at hindi sinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit ibig ninyo kong patayin?" Sumagot ang mga tao, "May demonyo ka! Sino pang ibig pumatay sa iyo?" Sumagot si Jesus, "Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagtataka na kayong lahat. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutulig kahit na hindi ito nagmula sa kanya kundi sa inyong mga ninuno. At ginagawa niyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil sa nagpagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga. Huwag na kayong humatol patay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat." Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong ibig nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nangangaral, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Ngunit pagdating ng Mesiyas, ay walang makakalam kung saan siya magmumula. Subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito." Kaya't nang si Jesus ay nagtuturo sa templo ay sinabi niya ng malakas,
Ako ba'y talagang nakikilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat dapat pagtiwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya. Sapagkat sa kanya ako nagmula, at siya ang nagsugo sa akin. Nais na siyang dakpin ng ilang naroon, ngunit walang nangaha sapagkat hindi pa dumarating ang kaniyang oras. Marami sa mga tao ang nanalig sa kaniya. Ang sabi nila, pagparito ng Mesiyas, makakagawa kaya siya ng mga himalang higit pa sa mga ginawa ng taong ito? Nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't inutusan nila at ng mga punong pari ng mga Hudyo ang ilang bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, baka kasama pa ninyo ko ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ko, ngunit hindi ninyo ko makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo. Saan kaya pupunta ang taong ito? At hindi na raw natin siya makikita. Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang nasa lupain ng mga Grego upang magturo sa kanila? Ano kaya ang ibig niyang sabihin na kanyang sinabing, hahanapin niyo ko, ngunit hindi niyo ko makikita? At hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya. Sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ng Espiritu Santo sa dahilang hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas! Sabi naman ng iba. Ngunit mayroon namang sumagot, mari mang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Mesiyas ay magmumula sa lipi ni David at ipapanganak sa Bethlehem na bayan ni David? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mga has na humuli sa kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo, bakit hindi niyo siya dinala rito? Sumagot sila, wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad niya. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Tanong ng mga Pariseo, meron bang pinuno o Pariseong naniniwala sa kanya? Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Kaya't sila'y mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang Pariseong nagsadya kay Jesus noong una. At siya'y nagtanong, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. Pagkatapos, umuwi na ang lahat. Ikawalong kabanata. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng na huli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guru,
ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi niyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila ng pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae. Nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sinabi naman sa kaniya ng mga Pariseo, ikaw ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang kabuluhan ang ganyang patotoo. Sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, totoo naman ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man. At humatol man ako, tama ang aking paghatol. Sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi kasama ko ang Amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Amang nagsugo sa akin. Siya'y tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako nakikilala at hindi rin ninyo nakikilala ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ko, makikilala rin ninyo siya. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa dakong kinaroroonan ng mga lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kaniya sapagkat hindi pa niya oras. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y aalis at hahanapin ninyo ko. Ngunit mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo. Magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinabing, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Kaya't sinabi ni Jesus, kayo'y mula sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Sino ka nga bang talaga? Tanong nila. Sumagot si Jesus, matagal ko nang sinabi sa inyo kung sino ako. Marami akong masasabi at mayahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila naunawaan na ang ama ang tinutukoy niya